Sa paggunita ng International Human Rights Day, nagmarcha papuntang Mendiola ang mahigit 1,000 rallyista. Pero bago makatungtong sa Mendiola, nagka-tension muna sa pagitan ng mga pulis at mga rallyista. Saksi si Victoria Tulad. Wala pa man sa target nilang marating na Mendiola sa Maynila. Hinarang na ng mga pulis ang mahigit 1,000 rallyistang ito na gumugunita sa International Human Rights Day. Wala raw permiso ang mga rallyista, kaya ang negosasyon inabot ng 1 oras. Yung mga nag-uusap, no? Kinausap natin si Mayor, mag-uusap sila ng mga bossing nyo sa kapulisan. Human Rights Day po ito, taon-taon tayong gumagawa nito. Pupunta tayo sa Mendiola, magpo-programa, mag-uuwian. Wala hong dahilan para ho kayo mangharang. Matapos ipangako magiging mapayapa ang kanilang protesta, pinayagan din makapagmarcha ang mga grupo. Pero hindi pa sila nakalalayo. Muli silang pinigil ng mga otoridad dahil sa pagtawid nila sa kabilang kalsada. Muntik na namang magkatensyon pero naiwasan ito sa tulong ng ilang taga City Hall at ng mga lider ng mga demonstrador. Pasado alauna ng hapon nang marating ng mga grupo ang Mendiola at magdaos ng programa para ipahatid ang hinain ng iba't ibang sektor. Ang layunin nito ay upang maipabatid sa malawak na mamamayan itong patuloy at lumalawak na karahasan. Sinunod din nila ang effigy ng ulo ni Pangulong Aquino na nakapatong sa tangke at backhoe, simbolo ng problema raw ng militarisasyon at pagmiminas sa bansa. Nagawa rin nilang mga lampag sa Gate 7 ng Malacañang. Sa kabila nito, patuloy na iginigiit ng palasyo na prioridad ng pamahalaan ang pagtatanggol sa karapatang pantao. Natin ating Pangulo isang biktima po ng human rights. Ang pamilya ng ating Pangulo ay naging isang biktima rin po ng human rights abuse. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.